Jess got here. Ligid-ligid ang apelido na may sariling buhay, ang ilong. So, yun, diba? Hindi na yung ilong ko. So, yeah, for today's video, mapatapos ay yung room ko dito sa hospital kung saan nag-i-stay. Usually, mga COVID patient dito sa hospital na to. So, I hope you like it. At kung di ka pa nakasubscribe sa channel to, please click subscribe. So, let's just all forget the drama and just be happy na lang din. So, ato na. Please enjoy. Ito ang aking main door. Yung main door na ito, pinag-walk-up siya sa Italy. Sa Italy pa ito. Medyo important din kasi ito eh. Medyo masaya yun. Ang tango dito. Sa gitna sa gato. Kaya ang hirap-hirap yung buksan. So and then, after noon, yung iba may welcoming plant. Ako, welcoming trash can. Ang hirap pa. Paano ba ito? Welcoming trash can. So, ano, automatic na ito. Made in Japan ito eh. So, lalagyan mo lang kami mo dyan. Tapos, angat na yan. Diba? Automatic. Automatic mong aapakan. Yun, so, pag nung, ano, ayun nga, dito, pinaka-hate yung lugar ito eh. Kasi sa amin, kung maraming mga kwento-kwento, nangyayari sa akin dito, mga kalaban mo naman dito, itong mga toy, mga best friend natin yan, no? Ang dami niyan, ang lalaki pa niyan, ang sasakit mga gat. Kaya dito ko nilagay yung basurahan. So, after noon, ito na aking bintana. Ayan, yung bintana akong, wala ka nakikita din dyan. Kundi, kabilang room lang. Parang kasi mga container-container to eh. Parang container van na ginawa nilang room. So, parang dito sa labas, marami kaming mga room na hiwa-hiwalay. So, ito, sunlight lang. Siliwanag lang, nakikita mo pag umaga. So, parang 1 month akong walang nakikita sa outside world. Kasi bawal ka lumabas. Tapos, and then, isa sa mga mahamahaling kong gamit dito ay ito, imported din to, ref. Ref pero nasira eh. Nasira siya, parang ano na lang siya, ipahitay sa loob. Joke lang. Parang cabinet. Cabinet lang siya. So, andyan yung mga food ko. Tapos, ayan, ito, halo-halo na yan, prutas. Ano-ano na yung laman yan. Ayan, so, wala namang importante dyan. Kasi ito yung tubig ko. Diba? Shoutout naman kay Nature's Pig. Baka naman. Kasi ito yung pinaka mga ano eh. Best ano, best na gamit ko dito. Napakamahal nito. Grabe to. Ano to? Gym mat ko to. Walang ganyan sa Philippines. Gym mat yan itong design, diba? Galing India yan. Huwag niyong inaano-ano yan. Gym mat yan. Kung nag-exercise ako. Diba? After noon, ito. Ito yung pinaka ano eh. Main attraction dito sa kwarto kong to eh. Itong ano, high-end nating kama. Ayan, high-end. Kasi syempre, ano yan, wala kang nakikitang kamang na igagalaw-galaw ng ganyan. Marami, naiikot-ikot to. Umaangat-angat yung dito. Walang ganun sa mga normal na bahay. Kaya, huwag yung ini-small to. So, after nun, ito yung isa sa mga the best. Na malaking tulong to sa akin. Mga dual purpose. Ano ko siya? Ito yung side table ko. Ayan, side table ko yan. Side table, pero pag nagla-lunch na ako, dinner, okay, breakfast, nagiging upuan ko na siya. Tapos, ito naman ang nagiging table ko. Yan, diba? Shoutout kay Tokyo Tokyo Tokyo. Yan, kasi pwede dito magpa-deliver ng food. Kasi minsan, ano mo na, nakulang sa pagkain, medyo paraing tom. So, pag puro ako pa-deliver, yung guard niya dyan sa labas, alam na na, ako pala yung nagpa-deliver, halos everyday may binibit-bit na punta dito. Kasi hanggang doon lang sila sa main gate. Tapos inaabot na lang. Sinasabi na lang yung room number. Tapos yun, lastly, ang ating CR. Yan. So, huwag yun ang usisain. Yun lang naman siya. Simple lang. Yun. So, yun. After noon, wala naman na. Eto. Eto nga bala ko sabi ko. Kung mag-stay pa ako dito, parang gusto kong bumili na ano. Ng dining table dito. So, kayo mga gawa talaga sa mga purong, ano eh, purong kakoy. Medyo ano tayo eh, nature lover, so dapat ano, puro kahoy. Kahoy yung gusto kong table. Tapos, bala ko pa sana bumili ng ano, no, sofa. Yan, dito ko na ipupwesto, tapos dito yung TV. Para may receiving area na ako. Kasi parang ano eh,
parang feeling ko, ano na eh, bahay ko na to. Sanay na nga ako eh. Feel at home na, feel at home ako eh. Tapos nilapag tananag, ano to, tawag dito, Nara to, di ba? Kalain mo yun, Nara, inaapakan. Mahal yun, mahal yan. Kaya, social dito, tingnan mo yung fan ko dito. Oh. Yung electric fan ko, ang buga palabas, hindi maloob. So, ayun lang. Biro-biro lang yung ano ha, yung mga gamit na pag-describe ko sa hospital. Maayos naman yung mga gamit. Baka kasi mabash ako na nagpapasosyal eh. So, nilagyan natin ng konting katatawa ng description. Pero, ano naman, everything is okay. Everything is fine naman dito sa hospital. Parang wala akong masasabing masama. So, alaga ako dito. So, ayun, tapos na tayo sa room tour. So, ngayon ginagawa ko, nag-disinfect ako ng mga gamit ko. So, para pag-uwi ko yung mga skincare ko. So, ayun. Dasal, namusta, nag-alala sa company ko, sa kaibigan ko, sa mga office mates ko, sa kapitbahay namin, sa kamag-anak, sa lahat ng mga nag-alala at patuloy na magdadasal na sa paggaling ko. Maraming maraming salamat po. Tapos sana patumayan tayo lahat ng Diyos na masurvive natin tong pandemic na po. And then, ayan, paalala ulit, huwag natin kakalimutan palaging mag-mask tuwing lalabas at magsasanitize every time na may hahawakan. Uminom palagi ng vitamin C at saka multivitamins, and then maraming tubig. Tapos kumain ng maraming gulay and fruits, 8 hours of sleep, tsaka dapat mag-exercise. Tapos palaging magdadasal. Ngayon sa panahon ngayon, dasal ang pinakamalakas na panangga para sa pinagdadaanan natin. So ayun, and then shout out din dito sa hospital na to kasi very good naman ang kanilang serbisyo dito sa Southern Tagalog Regional Hospital dito sa SM Bacoor. Parang thank you very much kasi mababait yung mga tao. Tapos salute talaga ako sa mga frontliners, lalo na sa mga hospital. Grabe, yung iba na babalitaan ko, 7 days ang duty, hindi na uwi. Parang weekly ang palitan ng mga tao nila. Dito kasi parang 1 day sila. Kanyari, 24 hours lang yung duty yung isa. Tapos bukas naman yung isa. So, salut talaga mga frontliners. Iba sa kalipis yung ginagawa nila. Ating mga Pilipino para lang maservisyuhan tayo. So, respetuhin natin ang mga trabaho nila. Huwag tayo mag-discriminate. And then, yun lang. Thank you rin sa barangay. Tsaka sa government din. Nagsabi ka sa barangay na COVID patient ka. Kasi public hospital ako eh. Sabi mo lang naka-confine ka na COVID patient. Bibigyan lang sila ng certificate of indigency para wala kang bayaran. So thank you talaga kay Lord. Sa maraming salamat sa Panginoong Diyos dahil sa pagsubok na to. Parang tinest niya lang talaga ako. Kasi parang kung tutuusin, kailangan ko lang magpahingi. Magpahinga ka lang. Pero wala na iba kinisip. Siyempre medyo may takot kasi nga, itong COVID, alam naman natin medyo delikatong sakit to. Pero yun, ginabayan niya ako para mag-full recover ako sa sakit na to. So pag uwi ko sa bahay bukas, magka-quarantine ulit ako ng 14 days. Pero dapat 7 days na lang kasi 1 week ako nag-antay sa result. 8 days bago lumabas yung result ko sa antes eh. So dapat 7 days na lang, pero sabi ng doktor para mas ma-sure lang tayo, i-14 days mo na lang ulit. Magka-quarantine ka sa bahay tapos, yun na. Ano ka na, ingat na palagi. Ingat lang palagi na mahawaan ulit kasi hindi na alam kung mahawaan ka ulit anong mangyayari sa yun eh. So maraming salamat talaga. So yun lang. Sana guys ma-enjoy yung video ko. Salamat. Panoorin yung next vlog ko, ano naman yun, paglabas ko dito. So yun, thank you, salamat! Kung nagustuhan mo ang video ko, please click thumbs up and subscribe as well as the bell button para updated ka sa mga future videos ko. Thank you!